Magandang araw! Kamusta na kayo? Ngayon ay tuturuan ko kayo ng bagong aralin. Pag-aaralan natin ang pagtukoy sa tayutay na hyperbole. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy mo ang mga tayutay na hyperbole. Pero bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang tungkol sa personifikasyon. Ang personifikasyon ay isang uri ng tayutay na gumagamit ng mga katangian ng mga tao at inihahalin tulad sa mga bagay na walang talino tulad ng hayop, bagay at iba pa. Tinatawag din itong pagsasatao o pagbibigay ng katauhan. Ngayon, pag-aaralan naman natin ang mga salitang nangangahulugan ng pagmamalabis. Ito rin ay isang uri ng tayutay na tinatawag na hyperbole o pagmamalabis. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hyperbole? Ito ay isang uri ng tayutay na nagpapahayag ng pagmamalabis sa Tagalog o exaggeration sa Ingles. Nagpapahayag rin ito ng sobrang paglalarawan o pagpapasidhi ng mga pangyayari. Ito rin ay nagdudulot ng nakakaaliw na karanasan para sa mambabasa dahil sa lubusang pagmamalabis ng isang ordinaryong pangyayari. Kapag babasahin naman natin ang isang hyperbole, malalaman natin kaagad na ito'y walang katotohanan. Bukod dito, madaling maintindihan ang mga ito kahit na hindi literal na kahulugan ng pahayag. Halimbawa, namuti ang buhok ko sa kahihintay. Namuti ba talaga ang buhok? Siyempre hindi. Isa lamang itong paraan ng pananalita at ito nga ay halimbawa ng pagmamalabis. Narinig ng buong mundo ang iyong pag-iyak. Talaga bang narinig ng bawat tao sa mundo ang pag-iyak niya? Siyempre hindi. Ang ganitong patalinhagang pagpapahayag ay nagbibigay diin sa ating gustong ipaalam. Abot hanggang langit ang pagmamahal ko sa iyo. Hanggang langit? Kahit ang iyong pag-ibig ay walang pakpak at hindi makakasakay sa eroplano para umabot sa langit, literal na kahulugan. Sa pangungusap, maiintindihan ng nakikinig ang iyong ibig sabihin na sobra kang nagmamahal. Mapapansin na ang mga hyperbole na salita ay labis na sa tunay na nais iparating. Nagiging exaggerated na ang pagsasalarawan. Gaya ng namuti ang buhok ko sa kahihintay dahil imposible namang mamuti kaagad ang buhok sa paghihintay. Gaya ng narinig ng buong mundo ang iyong pag-iyak dahil imposible namang marinig ng buong mundo ang iyak ng isang tao. Kapag babasahin natin ang isang hyperbole, malalaman natin kaagad na ito'y walang katotohanan. Bukod dito, madali lamang intindihin ang mga ito, kahit na hindi literal na kahulugan ng pahayag. Ngayon, upang lubos na maunawaan ang ating aralin, gawin ang mga sumusunod. Panuto, basahin at salungguhitan ang hyperbole o pagmamalabis sa pangungusap.
Tandaan! Ang hyperbole ay isang uri ng tayutay na nagpapahayag ng pagmamalabis sa Tagalog o exaggeration sa Ingles. Nagpapahayag rin ito ng sobrang paglalarawan o pagpapasidhi ng mga pangyayari. Kapag babasahin natin ang isang hyperbole, malalaman natin kaagad na ito'y walang katotohanan. Bukod dito, madaling maintindihan ang mga ito kahit na hindi literal ang kahulugan ng pahayag. Ito rin ay nagdudulot ng nakakaaliw na karanasan para sa mambabasa dahil sa lubusang pagmamalabis ng isang ordinaryong pangyayari. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Nawa ang bawat isa sa inyo ay natuto. Ang ating pinag-aralan ngayon ay pagtukoy sa tayutay na hyperbole o pagmamalabis. Paalam!